Hello guys, welcome back to my channel again. Dito lang yan sa Trend Queens. Ngayon guys, ang ituturo ko sa inyo ngayon ay yung cloud mining na application or digital wallet. Itong si StormGain. Yung link ng StormGain na to ay ilalagay ko sa description ng video na to para dun kayo mag-sign up para maka-register kayo at saka ma-verify nyo yung account nyo gamit yung email nyo or yung phone number nyo. Tapos yan, pag na-verify nyo na yan, ay pwede nyo na siyang gamitin. Ngayon, kailangan natin i-open si StormGain na to, mga Trend Queens, para malaman nyo kung ano nga ba yung process dito kay StormGain. Okay, si StormGain, mga Trend Queens, ay isang digital wallet po siya ng cryptocurrency, mga ka-Trend Queens. Ngayon, itong si StormGain ay iba to siya kasi meron siyang cloud mining na tinatawag. Kumbaga, nagmimina tayo dito ng libre lang, mga ka-Trend Queens. Magkaiba po siya dun sa Coinbase na wallet din kasi wala dun siyang cloud mining. Ito si StormGain ay may cloud mining, tapos meron din siyang buy and sell ng cryptocurrency, mga ka-Trend Queens. Ito yung dashboard ni cloud mining, mga ka-Trend Queens. Yan, nakakuha ko dito, mga ka-Trend Queens, ng 10.12 USDT. Yan, makikita nyo sa total balance ko, yan yung nakuha ko, 10.12 USDT. Yung USDT pala na to, mga ka-Trend Queens, ay ito yung stable coin ng US, yung US dollar. Kumbaga ito, pag tinimes mo itong 10.12 na to, itang pupunta mo tayo sa calculator. Tingnan natin kung magkano. 10.12, magkano yung US dollar ngayon? 48 times 48, yan po yung palitan ng USDT. Ito yung sa pesos, 485.76 pesos. Ngayon, punta na tayo ulit dun sa StormGain. Ano nga ba yung gagawin natin dito sa itong application na to na StormGain, mga ka-Trend Queens? Ito yung mga picture niya, mga ka-Trend Queens. Pwede tayo dito mag buy and sell, tapos pwede tayo mag exchange. Ito yung wallet natin. Ito yung total balance ko. Makikita nyo yung 10.12 USDT. Ngayon, kailangan nyo, mga ka-Trend Queens, ay meron kayong yung tinuro ko sa inyo na ito muna tayo dun. Abra. Kailangan meron kayo dito. Kasi dito natin ika-cash out o ita-transfer yung USDT natin galing dun sa StormGain, mga ka-Trend Queens. Ito yung account ko sa Abra. Meron akong account. Kailangan meron kayo nito, mga ka-Trend Queens, kasi yung Abra kasi pwede siyang ma-withdraw sa ATM card. Pag meron na kayong balance dito ay pwede nyo na siyang withdraw sa ATM card. Paano nga ba yun, mga ka-Trend Queens? Ito yung USDT na tinatawag. Ito yung price nyo, 48.19. Ito yung US dollar. Pwede natin yan ma-swap or ma-exchange sa peso. Ay, wala pa tayo ditong fund, ay di pwede tayo maka-exchange. Pwede siya dito i-swap sa peso dito. Philippine peso, pwede i-swap yung USDT na yan, Tether yan, yung pangalan niya. Ay yung symbol niya ay USDT. Ngayon, mga ka-Trend Queens, punta na tayo dun sa dito nga sa StormGain. Paano nga ba tayo dito kikita? Simple lang, mga ka-Trend Queens. Diba nakagawa na kayo ng account dito sa USDT gamit yung link na binigay ko sa inyo?
dito sa description ng video na to. Diyan nyo i-click yung link para makuha nyo yung itong Storm Gain na to. Makaregister kayo dito mga 10 coins. Ngayon pag okay na, ito yung dashboard nya. Yung home, ito nga yung home. Future. Tapos exchange. Pwede natin ma-exchange yung mga, kung meron kayong XRP, pwede na ma-exchange sa USDT. Bitcoin Cash, pwede ma-exchange sa USDT. At saka yan, yan yung mga magkasunod-sunod, pwede natin ma-exchange yan. Tapos sa wallet, ito yung wallet natin, yung main. Meron si Storm Gain ng ito, yung mga token niya. Ito nga yung Tether. Yung Tether na yan, ayan yung USDT. Yung pangalan niya talaga ay Tether, pero yung symbol niya, USDT. Itong si Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Ethereum, XRP, Zcash, Dash, Stellar. Yan yung mga token ni Storm Gain. Ngayon, punta tayo kung paano tayo dito kikita mga ka-tankings sa pag-mimina, cloud mining. Every 4 hours to mga ka-tankings yung pag-mina. Click natin dito sa more. Wait lang. Ito yung more. Ito yung pinaka-settings niya ng account natin. Ang i-click natin dito mga ka-trend coins ay yung crypto miner. Crypto miner mga ka-trend coins. Ngayon kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko mga ka-trend coins, click nyo lang yung subscribe button. Click nyo lang yung bell para ma-update kayo sa mga bago kong video na pagkakitaan sa internet mga ka-trend coins. Ito makikita nyo dito, yan yung, ito yung reserve. Yan yung BTC. Yung conversion niya ay sa USDT. Ito yung pinaka nakuha na natin USDT. Tapos pag sa Bitcoin siya ay 1980 yung sa BTC. Conversion niya is 0.94 USDT. Ngayon ito yung withdrawal amount, minimum 10 USD. Yun nga, withdraw natin. Tapos napunta na dun sa balance natin sa main. Ngayon ang gagawin natin dito mga ka-10 coins ay click lang natin yung activate mining. Every 4 hours to mga ka-10 coins. Pag matapos yung 4 hours na yan, ay pwede na ulit kayo mag-activate ng pagmimina. Ngayon makita nyo sa dashboard, itong 0.5, yan yung pinaka-power ko dyan. Kumbaga yung pinaka-nagpapabilis. Eh kung gusto mong mag-upgrade dito ay kailangan mo siyang bayaran nga lang. Yan, ito yung pre. Itong 0.5. Ito kasi yung ginagamit ko, pre lang to. Kaya siyempre hindi siya masyadong mabilis yung pagmimina dito mga ka-10 coins. Ngayon okay na, i-click na natin dito mga ka-10 coins. Kita natin yan. Kung makikita nyo dito, yan process. Yan yung cloud mining na tinatawag, miniminan niya. Kahit naka close to yung apps na to, basta na-click nyo na yung activate, ay tuloy-tuloy yung mina niyan hanggang matapos yung 4 hours. Ito naman yung makita niyo, no? 3 hours and 59 minutes. Yan yung countdown niyan. Pag matapos yan ay pwede na kayo uli magmina ng 4 hours ulit. Ngayon mga ka-10 coins, kung may natutunan naman kayo dito sa channel ko na to, ay huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Dito lang yan sa 10 coins mga ka-10 coins. Ngayon punta tayo sa wallet. Yan, yan yung makikita nyo, antay nyo lang yan, dadagdagan na yan, dumagdag na nga sya. 1998 na sya, kanina 80 yan, 0.95 USDT na sya. Ngayon mga ka-10 coins, punta tayo sa wallet. Ito yung total balance natin. May minimum withdrawal para matransfer natin dito mga ka-10 coins. May minimum withdrawal siya para matransfer natin dun sa Abra.
Basta bantayan nyo lang yung channel ko na to. Pag nakaabot tayo ng minimum, ay pwede na natin tong ma-withdraw, mga ka-10 coins. Yung minimum withdrawal nito ay 55. Pakita ko sa inyo. Ito yung minimum niya. Tingnan natin, oh. Click natin to. 10.12. Tapos dito sa USDT withdrawal, pupunta ulit tayo dun sa Abra. Pita tayo sa Abra. Tapos dito click natin yung add money. Click na natin deposit cryptocurrency. Hanapin natin si Tether. USDT. Yan, ito yung deposit USDT only. Click lang natin I agree. Ito yung wallet address natin, mga 10 twins. USDT deposit wallet address to. Ika-copy lang natin yan. Tapos down. Punta ulit tayo down. Copy paste dito. Yan. Ganun lang, mga 10 coins. Pag nakabot kayo ito, minimum payment amount is 55.05. Yan yung minimum niya. Pero tayo dito, yung 10.12 na yun, mga ka 10 coins, ay mabilis ko lang yan nakuha. Kaya kung masipag kayo dito mag-activate or mag-click ng mining niya, ay mas sobra pa kayo dito sa nakuha ko. Tsaka pag nakabot kayo ng 55.05 na yan, ay pwede na yun may transfer dun sa Abra natin. Magkano ba yung 55.05 na yun, mga 10 coins? Ito, compute natin na 55.05 times 48 equals yan. Yan o. Yan yung makukuha yung pera sa pesos. 2,642.4. Yan yung makuha nyo dun sa Abra. Tsaka pwede natin may transfer yan sa ATM pagdating dun sa Abra. Basta bantayan nyo lang ako palagi dito, mga 10 coins. Tutok lang palagi kayo dito sa mga ina-upload ko para ma-update ko kayo sa withdrawal dito sa itong application na to na Storm Gain. Tsaka hanggang dito lang, mga 10 coins, yung video ko na to. At maraming salamat sa panonood ng video ko. At huwag nyo lang kalimutan mag-subscribe dito kay 10 coins. Maraming salamat at happy earning sa inyo and God bless. Thank you.